ako si Rolando, tubong Bukidnon. Sa ngayon ay nasa 70 anyos na ako. Kasalukuyan pa rin naninirahan rito sa Bukidnon kasama ang aking asawa, anak at mga apo. Bali ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko noong ako ay nag-aaral pa lamang sa high school hanggang sa makagraduate ako. Ang karanasan na ito ay hindi ko akalain na magiging parte ng aking buhay. Hindi ko kasi akalain na makakatagpo ako ng taong kagaya niya. Kaibigan na maaasahan anumang oras. Kaibigan na nakakasama ko hanggang sa dulo. Hindi man naging maganda ang pagtatapos ng aming samahan, masaya pa rin ako dahil nakilala ko siya at naging parte ng aking buhay. Parte ng buhay na dadalin ko hanggang sa libingan. Bali ang mga pangalan na mababanggit ko ngayon ay hindi nila tunay na pangalan. Gusto ko pa rin itago ang kanilang pribadong buhay. Simulan na natin. Nasa third year high school ako noon nang makilala ko si Jason. Transfer siya. Bali nakatera siya sa kanyang lola. 20 minuto ang layo mula sa paaralan namin. Mahihiyain siya at takot makisalamuha sa mga tao. Isang araw, kumakain siyang mag-isa sa kantin. Pagkatapos kong mabili ang aking merienda, nilapitan ko siya. Umupo ako sa tapat niyang upuan. Tinawag ko ang kanyang pangalan. Tinignan niya lamang ako at ibinalik na uli ang atensyon sa kinakain. Ako nga pala si Rolando. Pagpapakilala ko sa aking sarili. Uli, tinignan niya ako. Ngumiti ako sa kanya. Ngumiti rin siya. At nagkangitian kami. Yawa. Nag-usap kami ng mga simpleng bagay gaya ng paborito na may pagkain, kulay at iba pa. At si Ferdinand Marcos ay pinag-usapan namin nun. Masarap pala siyang kausap. Ganon siguro kapag hindi ka pala kwento. Kapag natagpuan mo na ang iyong taong mapagkakatiwalaan mo, malaya mong masasabi ang lahat. Sabay kaming pumasok na ni Jason sa silid-aralan. Magkaiba kasi ang daan namin. Siya sa kanan, ako naman sa kaliwa. Nag-insit ako na ihatid namin siya ni tatay pero tumanggi siya. Noong una hindi ko binigyan ng pansin hanggang sa hindi niya talaga tinatanggap ang alok ko na ihatid siya. Malaking palaisipan sa akin iyon. Ngunit hinayaan ko na lamang. Baka nahihiya lang siguro magsabi sa lola na may kaibigan na siya. Pasasaan ba at papayagan na niya akong ihatid siya? Kapag may nambubuli sa kanya, ipinagtatanggol ko siya. Ngunit makalipas ng 2 linggo, hindi na pumapasok ang nambuli sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Hinayaan ko na lang din iyon. Masaya kaming magkaibigan. Laging magkasama sa mga gimmick at iba pa. Mabilis na lumipas sa mga araw at mas lalo kaming napalapit sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, pinayagan na niya akong ihatid ko siya. Ipakilala daw niya ako sa kanyang lola. Pagdating namin doon, hindi ko maiwasang maawa dahil wala man lang kabahibahay roon. Bakanting lupa lamang ang kinatitirikan ng bahay nila. Pumasok kami sa loob ng kubo. Nadatnan kong nagluluto ang kanyang lola. Umupo siya sa upuan paharap sa akin. Magiliw naman akong nagmano sa matanda nun. Tinanong niya ako kung tunay ba ang pakikipagkaibigan ko kay Jason. Tumango naman ako. Totoo po, bakit niyo po naitanong lola? Tanong ko nun. Ngumiti ang matanda pero may bahid iyon ng lungkot. Ang sabi niya,
Ayaw niyang masaktan ang kanyang apo. Iyon ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng kaibigan. Kaya masaya ang matanda na may tunay ng kaibigan, si Jason. Ipinangako ko naman na hindi ako magbabago sa aking kaibigan at ituturuin ko siyang kapatid. Pumasok sa sala si Jason, dala ang isang pichil ng Diyos at tinapay. Kumain muna kami bago sabay na ginawa ang aming mga takdang aralin at nag-review na rin dahil may quiz kinabukasan. Habang tumatagal, mas napapalapit kami ni Jason para na rin magkapatid ang turinga namin hanggang sa mag-fourth year high school na kami. Kami pa rin ang magkasama. Iniisip nga ng iba na bakla ang isa sa amin. Pero hindi lang namin iyon binibigyan ng pansin. Hanggang sa isang araw noon. Sabado iyon, walang pasok. Naisipan ko na mamasyal kina Jason. Gamit ko ang bisikleta papunta roon, napadaan ako sa isang bulaluhan. Uminto ako at nag-order ng 2 arroz caldo. Excited akong nagtungo kina Jason nang makarating roon at maipark ang bisikleta. Nakita ako ng aking kaibigan na kalalabas lang ng bahay. Sinalubong niya ako. Iniangat ko ang dalang plastic. Napaatras siya nang makita ang plastic na naglalaman ng bawang at ibang ingredients. Ilayaw mo sa akin iyan, sigaw niya. Nagulat ako. Hindi ko alam kung bakit siya natakot sa dala ko. Allergic ba siya sa bawang o kalamansi? Dahil ayaw kong magalit siya, itinapon ko na lang yon. Nagtungo ako sa bahay nila at sinabing itinapon ko na. Pinapasok niya ako sa loob. Sinabi ko na kainin na lamang namin noon ang arroz caldo. Pumayag naman siya. Basta wala ng bawang at kalamansi. Habang kumakain, tinatanong ko siya kung bakit bigla siyang natakot roon. Ang sabi niya, may allergy daw siya doon. Pero pagramdam ko noon hindi siya nagsasabi ng totoo. Pero hinayaan ko na lamang. Ayokong isipin na nagsisinungaling siya. Ayokong masaktan lalo at wala naman akong inilihim sa kanya. Napansin ko na wala ang kanyang lola nung araw na iyon. Ang sabi niya ay umuwi raw sa kanila. Sinabi ko sa kanya na gusto kong makita ang kanyang pamilya. 2 taon na kaming magkaibigan at gusto kong makilala ko rin sila. Naipikilala ko na rin si Jason sa aking mga magulang. Masaya sila dahil may kaibigan akong mabait at magpagkakatiwalaan. Habang tumatagal, napapansin ko na may inililihim si Jason sa akin tungkol sa dahilan kung bakit bawal sa kanya mga iyon. Gusto kong malaman ang totoo. Baka may malalim lamang siyang rason kaya itinatago iyon sa akin. Isang araw, nagkukwentuhan kami sa ilalim ng puno ng akasya sa aming paaralan. Nagtanong ako sa kanya kung buo ba ang tiwala niya sa akin bilang kaibigan niya. Natigilan siya sa sinabi ko. Tinignan ko siya. Makikita ang lungkot sa kanyang mga mata. Nagbaba siya ng tingin. Mapagkakatiwalaan naman ako, Jason. 2 taon na tayong magkaibigan. Alam mo naman ang ugali ko, diba? Kaya ngayon, ikaw na ang tatanungin ko ng ganon kung mapagkakatiwalaan ka ba. Mahihimigan ang tampo sa boses ko nun. Muli ay nag-angat siya ng ulo. Pagkatapos na ng eskwela, sasabihin niya ang sekreto niya. Pupunta raw sila sa kanyang lola at tutulungan siyang sabihin iyon. Nabanggit rin naman ni Jason sa lola na sabihin sa akin ang sekreto nito. Pumayag naman ang matanda dahil may tiwala siya sa akin. Sinabi ko na buo ang loob ko na tanggapin siya dahil kaibigan ko siya. At mahal ko siya bilang kaibigan.
Pagkatapos nga ng klase, nilakad na namin ni Jason ang daan pa uwi sa kanila. Habang nasa daan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba sa hindi ko malamang dahilan. Hindi kaya dahil sa sekreto ni Jason. Kinalma ko ang sarili ko. Nang makarating kami roon, pumasok kami sa loob ng bahay. Nadat na namin ang lola niya na nagluluto. Binati namin siya. Sinabi ng aking kaibigan na sasabihin na niya ang kanyang sekreto. Tinignan ako ng matanda at ngumiti. Sinabi niya na mapagkakatiwalaan ako kaya ayos lang. Tapusin mo na daw niya ang niluluto. Nang matapos na nga, umupo na siya sa upuan paharap sa amin. Sinabi na to na si Jason na ang magsasabi at naroon lang ang matanda para tulungan ang apo na magpaliwanag. Pagkasabi niya, "Naniniwala ka ba sa mga aswang?" Tanong niya sa akin. Napakunot-no ako sa sinabi niya. "Aswang, totoo ba ang mga aswang?" May mga naririnig ako sa mga kakilala na nagkukwentuhan patungkol sa mga aswang. Pero hindi ko naman iniisip kung totoo iyon o hindi. Kaya ang sinagot ko na lang ay iling. Oo. Umiling ako at sinabi na hindi ako naniniwala dahil hindi iyon totoo. Ngumiti lamang siya at sinabi na totoo iyon dahil aswang sila. Tumaas ang balahibo ko sa sinabi niya. Hindi pa man ako nakakakita ng aswang pero alam ko ang itsura nila. Base na rin sa mga kwento-kwento. Tinanong niya ako kung natatakot raw ba ako sa kanya. Umiling ako at sinabi na hindi ako natatakot sa kanya. "Kaibigan kita, kaya walang dahilan para matakot ako sa iyo." Nakangiti kong saad. Nakita ko ang luha na dumadaos-dos sa kanyang pisngi dahil sa sagot ko. Pinunasan niya iyon at nagpasalamat. Dahil kit iisa lang ang kaibigan niya, tinanggap siya kung sino siya. Niyakap niya ako, ipinaliwanag ng kanyang lola na lahing awok sila. Taga Western Visayas raw sila. Lumipat lang sila rito sa Bukidnon. Nagiging aswang sila bilang isang baboy ramo, pagsapit ng dilim. Pero matagal na nilang kontrolado ang mga sarili. Nag-aanyo na lang daw silang baboy ramo kapag kailangan nilang makipaglaban o may mga nais manakit sa kanila. Kaya din nilang pumatay ng tao. Sa ngayon, nakatera ang kanilang angkan sa paanan ng bundok rito sa Bukidnon. Noong sila ay sanggol pa lang ay may butil na ang kanilang katawan. At kapag naghihingalo sila ng kamatayan, mailuluwa nila ang butil na iyon. Kailangan nilang maipasa ang butil na iyon sa kahit na sino na nais maging aswang. Pwedeng asawa, kaibigan, o kahit na sino na nais maging aswang. Pwede rin iyong mga nakikinig ngayon. Ano gusto niyo? Matagal rin silang tumatanda, kaya pala parang bata pang tignan ang lola ni Jason. Iyon pala ay dahil lahing awok ito. Kala ko pawok. Hindi malulunasan ang pagiging awok nila. Kamatayan lamang ang magiging daan para matanggal ang botel na ipinasa o nasa katawan ng awok. Nalaman ko din na si Jason ang may gawa kung bakit hindi na pumasok ang nambuli sa kanya nun. Tinakot niya ito sa pagiging baboy ramo. Hindi naman ako nagalit, naiintindihan ko siya. Mahirap ang mabuli. Matapos kong marinig ang mga iyon, walang nagbago sa pakikisama ko kay Jason. Mas lalo pang tumibay ang aming samahan naming dalawa. May iniinom sila para mapanatili nila ang pagiging tao. Galing iyon sa ugat ng punong kahoy
na matatagpuan sa Western Visayas. Hindi ko na inalam nun kung anong puno iyon. Didikdikin nila iyon hanggang sa kumatas. Ipapakulo kasama ang mga herbal na galing din roon. Marami silang stock niyan. Hindi iyon basta-bastang nasisira. Ginalingan naman namin sa pag-aaral hanggang sa makagraduate kami ng high school. Masaya kami dahil sa wakas, natapos na kami sa aming pag-aaral. Oo, itong mga panahon na ito kapag nasa high school ka na o kahit grade 6 ka, ay masasabi mong gamit mo ang pag-aaral na iyon. Napagdesisyon na namin na magtrabaho na lang muna para sa pantustos namin sa pag-aaral. Napagkasunduan namin ni Jason na pumunta sa dulong bahagi ng bukid noon, kung saan naroon ang kanilang angkan. Isang linggo ang lumipas noon, bumiyahe na kami patungo roon kasama ang kanyang lola. Humanga ako sa ganda ng bukid noon. Hindi kasi ako palagala noon. Bumaba kami sa bus stop, sumakay ng tricycle na magdadala sa amin, malapit sa Pangpang. Tatawid pa noon sa ilog, nagbatid pa kami roon. Walang nakakaalam na naroon ang kanilang angkan. Ang idadahilan lang namin ay mamumundo kami kapag may magtatanong kung saan kami pupunta. Lihim lamang ang angkan nila. Nang makarating kami roon, naglakad kami na mahigit 30 minutos. Sobrang pagod ako noon. Sinalubong kami ng mga nasa 5 katao, 2 babae at 3 lalaki. Binati ko sila ng magandang tanghali. Magandang tanghali, iho. Sabi ng isang lalaki na nasa tansya ko, nasa 50 anyos pataas na. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Rodring. Siya pala ang ama ni Jason. Ang isang babae na may edad na rin ay tawagin na lamang natin sa pangalang Mina. Natutuwa daw siya dahil may kaibigan ang kanilang bunsong anak. Hindi man sabay ni Jason ay alam nila na tanggap ko ang kanilang pagkatao. Katunayan na narito ako ngayon sa kanila. Ngumiti ako at sinabi na kaibigan ko siya at walang dahilan na hindi ko tanggapin si Jason dahil wala naman siyang ginagawang masama. Binati ako ng 2 kapatid ni Jason na tawagin na lamang natin sa pangalang Jella at Gino. Ang panganay ay Jella. Nagagalak po akong makilala ka. Masuyo kong sabi nun. Niyaya nila ako sa loob ng kubo nun para makapagmeryenda. Hindi daw sila kumakain ng hilaw na karne na gaya ng ibang aswang. Iba sila sa mga aswang. Talagang ginagawa nila ang lahat para hindi makapanakit ng tao. Gusto nila ng payapang buhay. Sinubukan din nilang kumain ng lutong karne. Iyong lutong luto. Yung iba kasi ay hindi masyadong luto ang karne. Hindi maganda ang lasa. Minsan ay napakatigas pa daw. Ngunit sa kanila, lutong-luto talaga. Nasabi rin nila na hindi na sila nagbabago ng anyo. Nakatulong ang iniinom nila para magbago sila at tuluyan ng maiwan ang pagiging aswang. Ngunit hindi sila kailanman magiging normal na tao. Mga awak pa rin sila. Yung botilan na sa kanilang tiyan ay hindi na nila ipinapasa sa iba hanggat nabubuhay pa. Kapag naghihingalaw ang isa sa kanila, gumagawa na sila ng paraan para mamatay ito basta wag lang maisalin ang botel. Hindi ko akalain na may ganito palang uri ng aswang. Akala ko mga masasama lamang sila pero hindi pala. May mga aswang din na nais magbago at mabuting nila lang. Choice mo naman yon kapag gusto mong magbago o hindi. Kaya wag daw ako magalala. Dahil walang mangyayaring masama sa akin roon.
Matapos magmeryenda, sinamahan ako ni Jason sa magiging silid ko para makapagpahinga. Ang usapan namin pagbalik namin, mag-apply na kami ng trabaho sa bayan. Kahit ano, basta ay trabaho. Pagkagising ko, niyaya ako ni Jason na mga aso sa bundok. Ngunit habang naghahanda, nakarinig ako ng ingay sa labas. Napatingin kami ni Jason sa bintana. May mga lalaki na naglalakad patungo sa amin. Kinakausap nila ang ama ng aking kaibigan. Sa pagkakaalam ko, siya ang pinuno. Ang sabi ng lalaki, may mga nagsasabi daw na aswang sila. Itinanggi iyon ni Rodring. Ngunit itinutok ng lalaki ang hawak nitong baril sa ama ni Jason. Natakot ako noon. Nagsilapitan na ang mga kasamahan nila. Kung hindi mo ibababa ang baril na hawak, papatayin ka namin. Mapanganib na sabi ni Gino habang nasa tabi nito si Jella. Tumawa ng malakas ang lalaki. Ramdam ko ang takot sa boses ng lalaki. Mga aswang! Sigaw nito. Ngunit bago pa man maiputok ang baril, naging mabilis ang kamay ni Rodring at ibinalya sa kanyang tuhod ang ulo ng lalaki. Bago pa man din maiputok na mga kasama nito ang baril, naunahan na sila. Hindi kami lumabas ni Jason. Ang sabi niya ay kaya nila ang mga iyon. Ayaw nila na may nagsasabi na aswang sila kahit totoo. Pero ng mga sandaling iyon, nagbago ang anyo ng mga kasamahan nila. At nakipaglaban sa apat na lalaki. Patay ang mga ito. Kinalabutan ako na makita ang itsura nila. Napakalaking nilang baboy ramo. Namumula ang kanilang mga mata. Napakalakas rin ang kanilang ingay na hindi pangkaraniwan. Kahit ayaw nilang maging aswang, kailangan nilang gawin iyon. Para sa kanilang kaligtasan at mga kasama. Kitang-kita ko ang pagpapalit nila ng anyo bilang tao. Ang mga lalaki lamang ang nagpalit ng anyo. Kaya kitang-kita ang hubad nilang likod. Inabutan sila ng tuwalya ng kanilang mga asawa. Nakahinga ako ng maluwag dahil ligtas silang lahat. Pumasok sa loob ng bahay si Rodring. Ang sabi niya sa amin, kailangan na naming bumalik sa susunod na araw. Baka mamaya ay may pumunta rito at tugisin sila. Inawakan ni Rodring sa balikat si Jason. Hindi siya pwedeng mamatay dahil sa kanila ipapasa ang pagiging pinuno sa lalong madaling panahon. Tumangaw si Jason. Katunayan na tinatanggap nito ang obligasyon. Humingi siya sa akin ng pasyensya sa nangyari. Kailangan nilang gawin iyon para sa nasasakupan. Hanggat maaari, ayaw nilang may mamatay sa kanila. Naiintindihan ko po. Iyon ang sabi ko na. Wala namang naging problema ng sumunod na araw. Maitinalaga ang ama ni Jason na magbantay sa boundary at sa ibang lugar para masiguro ang kaligtasan ng mga nasasakupan. Makalipas ang tatlong araw, nagpasya na kaming umalis ni Jason. Habang nasa biyahe kami, pansin ko na malalim ang iniisip ng aking kaibigan. Tinanong ko kung ano ang iniisip niya. Ang sabi niya, nalulungkot daw siya dahil darating ang panahon na magkakahiwalay kaming dalawa. Kailangan niyang pamunuan ang kanilang angkan. Masakit iyon para kay Jason. Tinapik ko siya sa balikat at sinabing, naiintindihan ko iyon.
Pwede ko naman siyang bisitahin kapag may pagkakataon. Kahit papaano gumaan ang pakaramdam niya sa sinabi ko. Nang makauwi na kami, niyakap kami ni Lola Karina at pinaghanda ng makakain. Hindi kasi sumama si Lola sa amin noon dahil hindi na niya kayang bumiyahe. Pero sinabi nito na pupunta ito sa susunod na linggo. Namimiss na rin daw nito ang anak na si Rodring. Matapos magmerienda, umuwi na ako. Nagpasya kami na kinabukasan ay maghahanap kami ng trabaho. Kinabukasan nga, nagpunta kami sa bayan para maghanap ng mapag-a-apply ang trabaho. Pero wala kaming nahanap. Nagkataon naman na napadaan kami sa bahay ng aking tiyo Willie. Nangangailangan siya ng kasama sa bukid. Umalis na raw kasi ang dalawa. Pupunta raw ng Maynila para maghanap ng mas malaking kita. Ayos lang naman iyon kay Tiyo Willie dahil desisyon ng mga ito iyon. Sakto naman na dalawa kami kaya tinanggap agad kami. Pwede na raw kaming magsimula bukas. Pag walang gagawin sa bukid, pwede kaming magpakain ng baboy nila para dagdag kita na rin. Dalo at hindi naman arawan ang trabaho sa bukid. Ginawa namin ni Jason ng maayos ang aming trabaho. Nagsipag kami ng aking kaibigan. Kapag walang gawa sa bukid, nagpapakain at nagpapaligo kami ng alaga niyang baboy. Hanggang sa nakapag-ipon na kami kahit papaano. Minsan, kumakain kami sa labas. Nag-iisa akong anak kaya kapatid na ang turingan namin ni Jason. Nangako pa kami sa isa't isa na walang sino man ang makakabuwag ng aming samahan. Hanggang sa isang araw, habang nagtatanggal ng ligaw na damo sa palay, natanaw ko sa di kalayuan ng isang babae na nakasuot ng maong na short na hanggang taas ang hita ang haba at t-shirt na kulay itim. Maputi ito kaya bumagay rito ang suot. Ano? Sigaw ni Manong JR ang nasa 55 na kasama namin na trabador sa bukid. Anak niya ang dalaga. Lumapit si Manong JR at kinuha ang tuti ng bag na ibinigay ng kanyang anak. Napatingin sa akin ang babae at ngumiti. May sinabi siya sa kanyang ama. Umalis ng babae at nagpatuloy naman ako sa aking ginagawa. Inaamin kong nagkaroon ako ng crush sa kanya noon. Iba kasi ang karisma niya. Simple pero maganda. Nang mananghalian, sabay-sabay na kaming kumain. Habang nagpapahinga at magtatabi kami ni Jason, bumulong siya sa akin. Ang sabi niya, nagagandahan daw siya sa anak na babae ni Mang JR. Tinignan ko siya. Kitang-kita ko ang pag-islap ng kanyang mga mata. Halatang tinamaan ang aking kaibigan. Sinabi ko rin na maganda nga ang babae, pero hindi ko tay. Ayokong sabihin na gusto ko siya dahil baka mawala sa mood si Jason. Huminga ako ng malalim. Iniisip ko na lang na mawawala rin ang nararamdaman ko para sa dalaga. Ang sabi pa ni Jason, didiskartehan daw niya ang babae. Sabi ko naman sa kanya, mabuti iyon. Gwapo ka at mabait. Tiyak na magugustuhan kanya. Pagpapalakas loob ko sa kanya. Ngumiti siya.
Pagkatapos nito ay niyaya na kami ni Mang JR. Mabilis na natapos ang ginagawa naming pagdadama. Paalis na kami noon nang makita namin na naglalakad papalapit ang dalagang anak ni Mang JR. Ngumiti siya sa aming dalawa. Nilapitan siya ng kanyang ama at ipinakilala sa amin. Nakipagkamay kami at tinanggap naman niya. Nagpakilala siyang si Carla. Napakagandang pangalan. Isara pagmasda ng kanyang mukha. Napakaamo. Nagpakilala rin kami sa kanya. Nag-aaral pa lang siya ng high school at graduating na. Biniro pa namin kung invited ba kami sa graduation niya. Natawa siya at sinabing oo naman. Basta't may regalo kami. Nagtawa na naman kami. Hanggang sa nagpaalam na ang mag-ama na uuwi na at baka magalit ang asawa nito. Naglakad na din kami pauwi ni Jason. Habang naglalakad, ang sabi ni Jason, pagka-graduate ni Carla, sasabihin niya na gusto niya ito at hihintayin na sumapit sa legal age bago ligawan ang dalaga. Masaya naman ako para sa aking kaibigan. Niloko ko pa siya na binata na talaga siya. Tinawanan na lamang niya ako. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Kung liligawan ni Jason si Carla, iyak na malalaman ng dalagang sekreto ng kaibigan ko. Ipinagdasal ko na lang na sana tanggapin siya ng babae. Medyo natawa pa ako. Hindi pa nililigawan, pinapangunahan ko na ang mangyayari. Nga alam kong may gusto ba o magkakagusto ba si Carla kay Jason. Laging pumupunta si Carla sa bukid para dalhan ng pagkain at puntahan ang kanyang ama. Kapag wala itong pasok sa paaralan. At lagi namin siyang nakakausap. Paminsan-minsan ko lamang siyang nakakausap dahil si Jason ang laging nakikipag-usap sa dalaga. Minsan si Carla ang nagtatanong sa akin at sinasagot ko naman. Matapos ang trabaho, nagkayayaan ang iba naming kasama at si Mang JR na mag-inuman daw. Hindi naman kami umiinom ni Jason kaya ipinagkatiwala sa amin si Carla. Naglakad-lakad kami habang nag-okwentuhan. Napadaan kami sa isang tanim na gumamela sa tabi ng bukid. Pumita si Jason at ibinigay iyon sa dalaga. Ngumiti lamang si Carla at nagpasalamat sa aking kaibigan. Tumingin siya sa akin at tinanong kung may kasintahan na ba ako. Ang sabi ko, wala. Napangiti siya kaya lumabas ang dimple niya sa kaliwang bisngi. Napatanong ako kung ano ang ibig sabihin ng pagngiti niya. Hindi ko na lang iyon pinansin. Napapansin ko na parang hindi komportable si Carla sa pakikipag-usap kay Jason. Parang pilit lamang ang pagsagot niya sa mga tanong ng aking kaibigan. Hindi kaya hindi niya gusto si Jason. Nakaramdam ako ng awa sa aking kaibigan dahil parang imposible na magustuhan siya ni Carla. Baka may nagugustuhan na siyang iba. Magdidilim na iyon nang bumalik kami sa aming kasamahan. Napatapos na rin mag-inuman. Nagpaalam na rin sa amin ang dalaga. Ang sabi sa akin ni Jason habang pauwi kami, mukhang may gusto rin sa kanya si Carla. Kaya tatimingan na lang niya na sabihin rito ang nararamdaman. Sumang-ayon na lamang ako. Baka sakali kapag lumipas ang araw, magugustuhan rin ni Carla si Jason. Kinabukasan, hindi nagpunta si Jason sa bukid
dahil nagkasakit siya. Kailangan kasi namin lagyan ng pataba ang tanim na mais. Maluwag ang bukarin ni na tito. Construction worker si tatay kaya hindi siya nito trabador. Foreman kasi si tatay. Pahirapan kasi ang makapag-aral ng kolehiyo na at mataas din ang matrikula kaya kailangang mag-ipon. 2 taon lang na pag-ipon, pwede na akong magsimula ng mag-aral. Pagkadating ko roon, nagsimula na kami sa aming trabaho. Pagkatapos, nagmerienda at nananghalian na. Nagulat ako nang biglang dumating si Carla. Nagpalingalinga siya. Tinanong ko kung ano ang hinahanap niya. Sabi niya si Jason daw. Sinabi ko na wala siya dahil may sakit. Ngumiti siya ng malapad at sinabi na kung pwede daw ba niya akong makausap. Para saan? Tanong ko. Tungkol raw kay Jason. Kaya yung 30 minutes na break ko na, inilaan ko kay Carla para makapag-usap kami. Nagpaalam rin ako sa kanyang ama. Pumayag naman ito. Sa gilid lang kami pumesto, malapit sa aking mga kasamahan. Nang makaupo na sa upuan na naroon, tinanong ko siya kung ano ang sasabihin niya. Parang nahihiya pa ito pero nagsalita rin naman. Tinanong niya ako kung may gusto daw ba sa kanya si Jason. Sa tingin mo? Balik na tanong ko. Napakagatlabi siya at sinabing oo. Ramdam niya na may gusto sa kanya si Jason. Ang sabi ko, si Jason lang ang makakasagot niya. Ngunit nabigla ako sa sumunod na sinabi niya noon. Hindi daw niya gusto ang aking kaibigan. May iba raw siyang nagugustuhan. Tama nga ang naisip ko noon, na may ibang nagugustuhan si Carla. Ang sabi ko na lang, wala naman magagawa si Jason kung sakali man na may nagugustuhan siyang iba. Kausapin niya ng maayos pero hayaan niyang iparamdam ng aking kaibigan ang nararamdaman para sa dalaga. Malungkot na napangiti si Carla. Ikaw ang nagugustuhan ko, Rolando. Sambit niya. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko akalain na may gusto pala siya sa akin. Matagal ako bago nakapagsalita. Kaya pala ganoon ang ngiti niya nang malaman niya na wala akong kasintahan. Kaya pala ganoon siya kung umiti at tumingin sa akin noon. Dahil may ibig palang sabihin iyon. Uminga ako ng malalim. Sinabi ko na baka nalilito lamang siya. Tumayo ako at nagpaalam na sa kanya. Nilingon ko siya sandali. Nakita ko ang pagpunas niya ng luha sa kanyang mga mata. Ang sabi ko noon sa sarili ko, hindi pwede natumbasan ko ang nararamdaman niya. Ayaw kong masaktan ang aking kaibigan. Kinabukasan noon, pumasok na si Jason. Sinabi ko na bumisita si Carla at nag-usap kami. Tinatanong kong may gusto siya sa dalaga. Kitang-kita ko ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ng aking kaibigan. Nagsiselo siya noon. Tinapay ko siya ng mahina sa balikat at biniro na huwag siyang magsiselo sa akin. Ang sabi niya, nalulungkot daw siya. Gusto talaga niya si Carla pero hindi niya alam kung paano sabihin rito ang sekreto niya. Ang sabi ko noon, kung talagang gusto siya ng dalaga, kahit ano pa siya, tanggap siya nito. Ngumiti lamang si Jason at nagpasalamat sa akin.
Pinapapunta rin si Jason sa kanila dahil kailangan siya ng kanyang ama. Isang linggo lang si Aaron kaya sa akin ipinasuyo si Carla. Natakot ako na dahil baka tuluyang mahulog ang loob ko sa dalaga. Gayunpaman, tinanggap ko ang pakiusap niya. Lumipas sa mga araw, lagi nang pumupunta si Carla sa bukid para sunduin ang tatay. Lalo na nang malaman niya na wala si Jason. Parang naging ka-refresh siya sa akin. Lagi siyang nakikipag-usap. Nakikita ko ang saya sa kanyang mga mata kapag kausap niya ako. Noon ko lang nakita ang saya na iyon na hindi ko nakita kapag kausap niya si Jason. At sa mga araw na iyon, mas lumalim ang nararamdaman ko para kay Carla. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, lalo at nakita ko kung gaano siya kabait. Sa susunod na buwan na ang graduation nila, ipinakilala rin niya ako sa kanyang mga magulang bilang kaibigan. Gusto ako ni Mang JR at biniro pa ako na kapag sumapit daw sa 18 kaarawan si Carla, pwede ko na daw siyang ligawan. Ngumiti lamang ako nun. Iniisip ko pa rin ang aking kaibigan nun. Nagkausap kami nun ni Carla sa plaza. Linggo iyon at huling araw ni Jason sa kanila. Alam ko nun pauwi na siya. Magkatabi kami sa isang swing nun. Mangilan-ngilan lang ang tao nun. Hinawakan ni Carla ang aking kamay. Napatingin ako sa kanya. Nasabi ko na rin na gusto siya ng aking kaibigan. At sinabi ko na sana matutunan niyang mahalin ang aking kaibigan. Nalungkot siya noon dahil hindi daw niya kayang pilitin ang sarili na magustuhan si Jason. Gusto mo rin ba ako? Tanong niya sa akin. Nagbaba ako ng tingin at muling ibinalik ang tingin sa kanya. Hindi ko alam ang sasabihin ko nun. Magsasalita na sana ako nang marinig ko ang boses ng aking kaibigan sa aming likuran. Bumilis ang tibok ng aking puso sa kaba dahil nun. Lumingon kami ni Carla at nakita si Jason na nakatayo di kalayuan sa amin. Pagtataka ang makikita sa mukha niya. Bumaba ang tingin niya sa magkahawak naming kamay. Nakita ko ang luha na pumatak sa kanyang mga mata. Jason, banggit ko sa kanyang pangalan. Ngumiti lamang siya at tumango. Tumalikod siya at naglakad palayo sa amin. Hinarap ko si Carla at nagpaalam. Ang sabi ko, kailangan naming mag-usap ni Jason. Tumakbo ako para masundan siya pero hindi ko na siya nakita. Nawala siya bigla. Hanggang sa nagpunta ako sa kanilang bahay at naroon siya. Nakalimutan kong aswang pala siya. Kaya pala niyang pabilisin ang kilos ng hindi napapansin ng mga ordinaryong tao. Umupo ako sa upuan. Nakayuko lamang siya. Sinabi ko na magpapaliwanag ako. Tumango siya. Sinabi ko ang totoo na nung una pa lang may gusto na ako kay Carla. Pero hindi ko binigyang pansin iyon. Dahil may gusto siya sa dalaga. Handa akong magsakripisyo at magparaya para sa kanilang dalawa. Tumingin sa akin si Jason. Ikaw ang gusto niya, Rolando. Noon pa man, damdam ko na may gusto si Carla sa'yo. Hinahayaan ko lang siya dahil may karapatan siyang magkagusto sa iba. Akala ko magugustuhan niya rin ako. Akala ko lang pala iyon. Pagbalik ko, may iba na sa inyong dalawa, sabi niya
at muling tumulo ang kanyang mga luha. Wala akong nagawa kundi ang humingi ng sorry sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang luha at ngumiti. Tunay na ngiti. Sinabi niya na hindi niya ipipilit ang sarili kay Carla. Kung hindi siya nito gusto, masasaktan lamang siya. Kaya naman ipinaubayan na niya sa akin si Carla. Malaya na raw kami. Malaya na raw akong sabihin sa dalaga ang nararamdaman ko rito. Pinigilan kong maiyak, pero naiyak pa rin ako dahil napakabait niyang kaibigan. Niyakap ko siya. Siyempre, yakap ng magkaibigang lalaki. Masaya ako dahil hindi nasira ang aming pagkakaibigan dahil sa isang babae. Ang sabi niya, hindi masisira ng kung sino man ang aming samahan. Kailangan lang magbigayan. Darating din ang tamang babae na para raw sa kanya. Sasabihin natin kay Carla ang tunay kong pagkatao. Kapag niligawan mo na siya at naging kayo na, sabi ni Jason. Nagulat ako sa sinabi niya. Tinanong ko kung tama ba ang desisyon niya na sabihin namin kay Carla iyon. Bigla siyang sumeryoso. Dapat lang daw para malaman niya kung tanggap rin ba siya ni Carla bilang aswang. Bigla siyang nalungkot. Paano daw kung hindi siya tanggap ni Carla? Ang sabi ko, kung ganoon, makikipaghiwalay ako sa kanya. Walang halaga sa akin ang pagtingin ko sa babae kung hindi rin lang siya tanggap. Mas mahalaga ang samahan namin na binuo na ng maraming taon. Marami pang babae dyan na tatanggapin si Jason. Pinabukasan noon, masaya kaming bumalik sa trabaho. Naging maayos ang pagkakaibigan naming tatlo. May napapansin na rin si Carla noon kay Jason sa mga bawal na pagkain rito. Sinasabi ko na lang na allergic siya noon. Hindi naman nagtatanong pa si Carla noon. Sumapit ang 18 taon ni Carla. Dito ko na siya niligawan. Nakamubuo na rin noon ang aking kaibigan sa nararamdaman niya para kay Carla. Sobrang saya ko noon. Hanggang sa isang araw noon. Habang nasa dating paaralan kami ni Jason para kunin ang aming credential para sa pag-aaral namin sa kolehiyo. Nagme-merienda kami ng mga oras na iyon sa ilalim ng puno ng akasya. Tinanong ko siya. Sasabihin ko na sa Sabado ang lihim mo. Ayos ba yun sa'yo? Tanong ko sa kanya. Natigilan siya at mukhang hindi pa siya handa. Pero sinabi ko, kailangan namin itong gawin para malaman ang magiging reaksyon ni Carla. Mahirap na kung sa bandang huli pa namin malalaman. Para habang maaga pa, matapos na din ang aming relasyon. Kung sakaling hindi niya matanggap ang aking kaibigan. Dahil mas importante ang aming pagkakaibigan kaysa sa amin ni Carla. Para kapag hindi man, aalis kami sa lugar na ito at mag-aaral sa ibang lugar. At yun nga, pumayag si Jason. Kinakabahan daw siya. Ayaw daw niya na siya ang maging dahilan ng paghihiwalay namin ni Carla. Ang sabi ko na lang sa kanya, desisyon ko iyon. Sa mga sumunod na araw, tapos na kami sa pag-aani ng palay noon at nagme-merienda na kami sa tapat ng bahay ng aking tiyuhin. Nang dumating si Carla na may dalang santol at may asin, pati sili, bilang sausawan. Napatingin ako kay Jason noon. Bawal sa kanyang asin. Tinignan ko si Carla. Parang iba ang pagkakangiti niya. Parang may balak siya. Kumain lang ng pulutan na paritong isda ang aking kaibigan.
tumingin si Carla kay Jason at iniabot ang santol at asin sa kanya. Bawal ako niyan, Carla, sabi niya. Inawakan ni Carla ang asin at isinaboy iyon kay Jason. Nagsorry siya. Nung kitang-kitang pag-usok ng balat ni Jason, bigla siyang tumayo at nagmamadaling umalis. Mabuti na lang at hindi iyon nakita ng iba kong kasama dahil busy sila sa pagkikipag-usap. Sinundan ko si Jason, pero mabilis siyang nawala. Marahil ginamit na naman niya ang katangian niya. Lumingon ako at nakita si Carla. Malungkot ang kanyang mga mata nang nakatingin sa akin. Masama ang mga matang tinitigan ko siya at nilapitan. Nagagalit ako noon pero kinalma ko ang sarili ko at lalo at babae si Carla. Pero kung lalaki lamang siya, baka sinuntok ko na siya. Nang makalapit ako, hinawakan ko siya sa kamay at iginiya sa isang tagong parte sa gilid lamang kung saan may puno roon. At nahaharangan na mga kasama namin na nagiinuman. Tinanong ko kung bakit niya iyon ginawa. Nagyuko siya ng ulo. Napapansin na daw niya na parang may kakaiba kay Jason. Ano ang dahilan kung bakit siya umiiwas sa asin, bawang, luya o di kaya ay sa kalamansi? Nagtanong daw siya sa lolo ng kaibigan niyang albularyo. Ang sabi ng matanda, aswang daw ang ganoong tao. Para malaman na totoo talagang aswang ang isang tao, dapat daw sabuyan ng asin. At kapag napaso, aswang nga iyon. Umiiyak siya noon habang nagpapaliwanag. Hindi naman daw sinabi ni Carla sa albularyo na si Jason ay aswang. Nagalit ako na sana hindi niya isinaboy kay Jason ang asin. Paano kung nakita iyon ng aming mga kasamahan, hindi magtataka sila. Mahina ang boses ko noon pero parang galit talaga ako. Umiiyak na siya ng mahina noon. Noon lang din niya ako nakitang nagalit ng ganon. Kung hindi mo tanggap ang kaibigan ko o ang pagkatao ni Jason, wala nang dahilan para ipagpatuloy pa natin to. Seryoso kong sabi. Tumingin siya sa akin. Lungkot ang makikita sa kanyang mga mata. Ang sabi niya na, hindi ko na daba siya magiging kasintahan kapag hindi niya tinanggap si Jason. Hindi ko na daba siya gusto. Gusto ko siya pero kung hindi niya tatanggapin si Jason, mas mabuti nang magkakalimutan na lang kami. Ang pag-ibig ay hindi minamadali. Handa kong kalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya. Kung ganoon ang trato niya sa aking kaibigan, tatalikod na sana ako nang sabihin niyang bakla ako dahil mas pinili ko daw si Jason kaysa sa kanya. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili. Lumingon ako. Sinabi ko sa kanya na hindi ako bakla. Kung bakla ako, bakit ko siya magugustuhan at babalaking ligawan? Nagkagusto nga si Jason sa kanya. Pinapahalagahan ko lang ang samahan naming dalawa. Mahirap bang tanggapin si Jason? Ang sabi ni Carla, halimaw siya at nakakadiri ang lahi nila. Baka mamaya saktan niya ako o saktan ni Jason ang kanyang kamag-anak. Umiling ako at sinabi na pinuputol ko na ang ugnayan naming dalawa. Magpapaliwanag na lang ako kay Mang JR para formal na makapagpaalam na hindi ko na itutuloy ang pag-iibigan namin ni Carla. Lihim siyang umiyak noon. Naglakad na ako paalis si Ron at tinahak ang daan patungo kina Jason.
Nang makarating ako roon, pinapasok ako ng lola ng aking kaibigan. Binati ko siya. Ang sabi niya, nasa silid raw si Jason. Nagtungo ako roon at pumasok. Tulala lamang siya sa bubong ng silid. Tinawag ko ang kanyang pangalan. Bumangon siya at ngumiti. Tinabihan ko siya at tinanong kung kumusta na siya. Malungkot daw siya dahil sa nangyari kanina. Alam niyang sinadya iyon ni Carla para malaman kung aswang ba siya. Paano yan? Hindi niya ako tanggap. Liligawan mo pa rin ba siya? Ayos lang naman kung siya ang pipiliin mo. Uuwi na lang ako sa amin. Sabi niya. Pabiro ko siyang tinapik sa balikat ang medyo malakas. Siyempre, ang pagkakaibigan natin ang piliin ko. Sinabi ko sa kanya na siya ang pipiliin ko kaysa kay Carla. Mas marami na kaming pinagsamahan. Sinabi ko nun sa kanya na siya ang pipiliin. Mas pipiliin ko ang samahan namin kaysa ang babae. Gaya ng sabi ko sa kanya, iiwan ko si Carla kapag hindi siya nito tinanggap. Umiyak nun si Jason. Nagpapasalamat siya dahil may kaibigan siyang kagaya ko. Nahihiya daw siya dahil magkaka-love life na daw ako. Pero mauudlot pa dahil sa kanya. Ang sabi ko na lang noon, bata pa kami. At mayroon pang babae na makilala namin na siguradong tatanggapin kami. Lalong-lalo na siya. Doon na rin ako kumain ng hapunan. Ako na ang nagluto ng ulam ko. Dahil hindi naman sila nagluluto ng walang sahok o ingredients. Habang kumakain, nasabi ko kay Jason na 2 linggo na lang ang palugit bago ang pasukan. Gusto ba niyang mag-enroll sa probinsya ng aking ina? Sa Lanao del Sur. Nagkakilala kasi sila ni tatay sa isang factory noon. Nanirahan na lang dito sa bukid noon dahil may buka rin sina lolo noon na namana ni tatay. Maliit lamang iyon na siyang pinagkukunan namin ng bigas. Na-excite si Jason at gusto niya na doon kami mag-aral. Mahirap na kapag dito, baka ipagkalat ni Carla ang sekreto ni Jason. Nakiusap ang lola ni Jason na mag-iingat kami. Huwag ko daw siyang pabayaan. Nangako naman ako noon. Kinabukasan nga noon, naganda na kami sa pagpunta roon. Doon kami sa dati naming bahay tutuloy. Medyo may kalayuan iyon sa aming kamag-anak. Mabuti na rin iyon para malayo sa chismis. Nang makarating roon, binati ako ng aking mga kamag-anak. Kinamusta maging ang aking mga magulang. Sinabi ko rin ang sadya ko roon. Matapos ang maikling pag-uusap at maipakilala si Jason, nagpunta na kami sa bahay at inasikaso ang aming mga gamit. Bukas din ay mag-i-enroll kami. Kinabukasan, matapos makapag-enroll, ipinasyal ko si Jason sa aming bayan. Nagpunta kami sa parke at tuwang-tuwa siya noon. Napatingin ako sa mga upuan roon na may umupong 2 babae. Sa tansya ko, kaidaran namin sila. Lumapit sa akin si Jason at bumulong. Sinabi niya na ang kaganda nila. Natawa na lamang ako ng mahina at biniro siya na sino ang type niya doon. Iyong babae daw na may mahaba at kulot na buhok. Nakahinga naman ako ng maluwag noon dahil magkaiba kami ng gusto. O, ako, iyong maiksing buhok ang gusto ko. Nagngitian kami dahil sa wakas hindi na pareho ang nagugustuhan namin.
Makalipas ang ilang minuto, sumulyap sila sa amin. May ibinulong ang may maiksing buhok at natawa sila pareho. Hindi ko maiwasang isipin na type niya kaya kami. Tumayo na sila at umalis na nun. Mabilis lumipas sa mga araw hanggang sa sumapit ang araw ng pasukan. Excited kami nun ni Jason. Sinabi niya sa akin na sana dito nag-aaral iyong dalawang babaeng nakita namin nung nakaraan. Hindi nga kami nagkamali. Dahil kaklase pa namin ang dalawang babae. Magpinsan daw sila, sabi ng lalaking nakausap namin. Lumapit ako sa babaeng maiksi ang buhok at nagpakilala. Kita ko ang pagngiti ng pinsan niya na tipo ni Jason. Tinanggap naman niya ang pakikipagkamay ko. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Elena. Samantala, lumapit naman si Jason at nagpakilala sa mahaba at may alon-alon na buhok. Tawagin na lamang natin sa pangalang Jessica. Mabait sila at masayang kausap. Mabilis din namin nakilala ang iba naming kaklase. Mababait sila. Hanggang sa mga oras na yun ay merienda time. Nagyaya si Jessica na kumain kami ng aros kaldo. Malapit lamang iyon sa paaralan. Natigilan si Jason. Ang totoo niyan, nagluto siya ng merienda niya para hindi na magkamali ng kakainin rito sa school. Tinignan ko siya. Ipinapahiwatig ng tingin ko kung ayos lang ba iyon sa kanya. Tumangaw siya. Kaya nagpunta na kami roon. Ang sabi ko kay Jessica, tatlo lang ang o-orderin niya dahil may baon na si Jason. Hindi naman siya nagtanong kung bakit. Inilabas na Jason ang meriendang kakanin. Marunong siyang gumawa niyon dahil tinuruan siya ng kanyang lola. Habang kumakain, sinabi ni Jessica na gusto niyang tikman ang kakanin ni Jason. Binigyan naman siya nito. Nung una ay walang ekspresyon ang mukha niya, pero kalaunan ay ngumiti at sinabi na masarap ang kakanin. Nagkatingin ang kamay ni Jason. Paano magiging masarap iyon? Alam kong matabang iyon dahil natikpan ko na iyon noon. Ngunit masarap iyon para kay Jason. Masayang kasamang magpinsan na to. Mababait sila at pag-uwi namin ng bahay noon. Pinag-usapan namin ang naging komento ni Jessica. Baka masarap iyon para sa kanya, sabi ni Jason. Sumang-ayon na lamang ako at nagluto na ng pagkain. Mabilis lumipas ang panahon. Maganda ang grado namin ni Jason. Dahil inspired kami ng mga sandaling iyon. Inspired kami ni Jason sa magpinsan. Naging masaya ang aming samahan. Nagtutulungan sa oras ng kagipitan. Mas lalong lumalim din ang nararamdaman ko para kay Elena. At napansin ko rin na parang may lihim siyang pagtingin sa akin. Isang araw, habang nasa ilalim kami ng puno ng akasya, malapit sa bahay nila. Nagpunta kasi kami roon para gumawa ng thesis. Magkagrupo din kasi kaming apat. Mababait ang mga magulang ni Jessica, maging kay Elena. Minsan nakakainuman namin sila. Hindi naman kami naglalasing. Tumatagay lang. At sa ganitong edad ay dito kami natutong uminom. Hanggang sa may dala ulit siyang santol noon at may sausawan. May bawang paminta at asin. Tagling tumayo si Jason at umiiwas sa sausawan.
Nakita kong nagkatinginan ng magpinsan. Natakot ako noon para sa kaibigan ko. Dahil baka maulit muli ang nangyari noon kay Carla. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito isasabay sa iyo ang asin. Seryosong wika ni Jessica. Nanlaki ang mga mata namin ni Jason na napatingin sa isa't isa. Natawa ng mahina si Jessica at ngumiti naman si Elena. Ang sabi ni Jessica, noon pa man ay napansin na niya na may kakaiba kay Jason. Bakit siya bawal sa mga ingredients? At saka iyong kakanina nakain ng dalaga. Parang iba ang lasa niya. Masarap siya pero kakaiba ang lasa. Iba pala ang panlasa ni Jessica na. Masarap pala para sa kanya ang kakanin. Kaya nagtanong siya sa kanyang lolo na nakatira sa Karating Baryo. Lumapit siya sa amin para walang makarinig na iba sa sasabihin niya. Sinabi niya na aswang daw si Jason. Nakatitig siya sa aking kaibigan. Para bang hindi siya natatakot rito. Huminga ng malalim si Jason at tumango. Ipinagtapat niya sa babaeng nagugustuhan ang tunay niyang pagkatao. Mataman lamang nakikinig noon si Jessica. Kami naman ni Elena ay tinignan ang paligid at baka may makarinig kay Jason. Mabuti na iyong nag-iingat. Nang matapos sabay ni Jason ang lahat sa kanya, tinanong niya ang magpinsan. Tanggap niya pa rin ba ako kahit aswang ako? Natatakot na tanong ni Jason. Ramdam ko iyan. Takot siya na hindi matanggap ng dalawa. Tinignan mo na ako na Elena bago ibinaling ang tingin sa kanya. Ang sabi niya, kaibigan ko daw si Jason. Mabait kami sa kanila at hindi pinakitaan ng masama. Kaya walang dahilan para hindi niya tanggapin si Jason. Tinignan niya si Jessica. Ngumiti ang dalaga at sinabi na tanggap niya si Jason. Nagbaba siya ng tingin na parabang nahihiya. Ang sabi niya, gusto niya ang aking kaibigan. Kaya sino pa man o ano pa man si Jason ay tatanggapin niya dahil mas mahalaga ang nararamdaman niya kaysa sa pagkatao ng aking kaibigan. Napangiti at napatitig ako noon kay Jason. Nakita kong naluha siya. Alam kong masayang masaya siya dahil gusto rin siya ni Jessica at higit sa lahat tanggap siya nito. Nagpaalam kami noon sa magpinsan. Pagka-uwi namin, nagpasya si Jason na ligawan si Jessica. Total, nasa tamang edad naman na ang dalaga. Tinanong niya ako kung liligawan ko na ba si Elena. Ang sabi ko, tsaka na lang. Siya muna ang mauna. Kinabukasan noon, niyaya ko ang magpinsan na pumunta sa ilalim ng puno ng akasya. Sa dulo ng bahagi ng paaralan, may mahalagang sasabihin ang aking kaibigan kay Jessica. Pagdating namin doon, naupo kami sa kahoy ng upuan. Ilang sandali lamang, dumating na si Jason na may dalang tatlong tangkay ng bulaklak. Hindi ko alam kung saan niya kinuha iyon. Marahil sa gilid ng paaralan na may tanim ng bulaklak. Kinilig si Elena sa nakita. Nilapitan ni Jason si Jessica at ibinigay ang dala. Pasensya ka na kung iyan lang ang dala ko. Hayaan mo kapag may trabaho na, isang bugkos na ng bulaklak ang ibibigay ko. Nahiyang sambit ni Jason na kakamot-kamot pa sa batok. Natawa naman ng mahina noon si Jessica at nagpasalamat.
Tinanong niya kung para saan yon. Tumingin muna sa akin si Jason at saka ibinalik ang tingin kay Jessica. Gusto kitang ligawan, Jess. Kinabahan sambit ng aking kaibigan. Tinitigan ng dalaga ang aking kaibigan tsaka ngumiti. Oo ang sagot ng dalaga at tuwang-tuwa noon si Jason. Pagkatapos nito ay kumain kami ng street food dahil treat iyon ni Jason. Masayang-masaya sila dahil pumayag si Jessica na ligawan niya. Mabilis lumipas sa mga taon at gagraduate na kami ng college. Simpleng handaan lamang ang ginanap sa amin kasama ng aking mga kamag-anak. As usual, hindi pa rin pwede sa mga ganong pagkain si Jason. Kinabukasan noon, nakipagkita ako kay Elena. Bali nakikipagkita rin si Jason kay Jessica. Kumain kami sa isang kainan. Mas gusto roon ni Elena. Mas matipid. Pagkatapos kumain, nag-usap kami ni Elena. Hanggang sa ipinagtapat ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Nagulat siya at natulala. Bakit ngayon ko lang daw iyon sinabi sa kanya? Matagal na daw siyang may gusto sa akin. Gusto ko munang graduate tayo bago kita ligawan. Tsaka hindi pa sinasagot ni Jessica si Jason. Ayaw ko naman na unahan natin sila. Biro ko na ikinatawa niya. Matsagang naghintay si Jason na makagraduate si Jessica. Ipinagbawal kasi ng ama ng dalaga na magkaroon ng kasintahan hanggat hindi pa graduate. Natawa naman noon si Elena. Ang sabi niya, sasagutin na ngayon ng kanyang pinsan si Jason. Masaya ako noon. Kaya tinanong ko sa Elena kung pwede ko ba siyang ligawan. Tumango naman siya. At yun nga, umuwi kaming masaya. Pero hindi pa rin ako nakabemba. Pagka-uwi ko noon, nadatnan ko si Jason na nakaupo sa babag at mukhang malalim ang iniisip. Tinanong ko kung bakit ganoon ang itsura niya. Ang sabi niya, sinagot na daw siya ng dalaga. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ba dapat masaya ka? Ay, nako. Tanong ko. Bumuntong hininga siya. Gustong makilala ni Jessica ang aking pamilya. Natatakot ako, Rolando. Paano kung hindi niya kami matanggap? Ngumiti ako at tinapik siya sa balikat. Ang sabi ko, kung talagang mahal siya ni Jessica, tatanggapin niya ang sitwasyon nila. Dahil ganoon ang pagmamahal. Ngumiti naman ang aking kaibigan at kahit papano gumaan ang pakiramdam niya sa sinabi ko. Dahil sa legal naman kami sa pag-iibigan, isinama namin ang dalawa sa lugar nila. Isinama namin ang dalawa pauwi sa aming lugar. Nag-usap-usap kami at tinanong sila kung buo na ba ang kanilang pasya. Nung araw na ding iyon, nagpunta kami ni Jason sa bahay ni na Jessica. Handa na ang aming mga gamit. Doon na rin natulog si Elena para sabay-sabay kami kinabukasan na bibiyahe. Nagpaalam kami sa mga magulang ni Jessica. Walang alam ang mga magulang nila sa katauhan ni Jason. Daming kami lamang ang nakakaala. Iyon ang isa sa nagustuhan namin sa kanila. Kinaumagahan, pumunta na kami sa terminal ng bus. Pagkaupo namin, tinanong ko sa Elena kung handa na ba siyang makita
ang angkan nila Jason. Hinawakan niya ang aking kamay at tinignan ako. Hanggat naroon daw ako sa tabi niya noon, hindi siya matatakot. Higit sa lahat, alam niya na hindi silang papahamak dahil mabuting tao si Jason. Tinignan ko ang dalawa sa harapan. Napangiti ako dahil nakasandal ang ulo ni Jessica sa balikat ng aking kaibigan. Masayang masaya ako noon dahil nakita na ni Jason ang babaeng mamahalin habang buhay. Inihili rin ni Elena ang ulo sa aking balikat. Ilang oras ang lumipas noon, narating na namin ang terminal ng bus sa aming probinsya. Bumaba na kami at sumakay ng pampasaherong tricycle patungo sa bukana ng ilog. Nang makababa kami, nagtaka pa ang driver kung saan kami pupunta dahil wala namang kabahayan roon. Ang sabi namin, papunta lang po kami sa bundok at magkakamping. Hindi na lang siya nagtanong at umalis na lang kaagad. Medyo malayo-layo ang lalakarin natin. Ayos lang ba? Tanong ni Jason sa magpinsan. Tumangon naman sila at sinabing ayos lang iyon. Ang mahalaga, makarating kami. Nagsimula na kaming maglakad noon. Kapag napapagod ang dalawa, nagpapahinga kami at kumakain para dagdag lakas. Ilang minuto pa ang tinahak namin hanggang sa matanaw namin ang isa, dalawa, hanggang sa maging tatlong bahay na. Masayang ibinalita ni Jason na iyon na ang sa kanila. Hinawakan niya ang kamay ni Jessica at hinawakan ko naman ang kamay ni Elena. Hanggang sa marating na namin ang bukana ng pamayanan. Nakita kami ng kapatid ni Jason na si Gino. Lumapit siya sa amin at kinamusta kami. Nakipagkilala naman ang magpinsan rito. Mga kasintahan ninyo? Nagtatakang tanong ni Gino sa amin. Tumungo naman kami at sumagot ng oo. Malapad ang ngiti niya noon. Matapos ang pag-uusap na iyon, pumasok na kami. Napapansin ko na napakatahimik ng lugar. Doon ko nalaman na may sakit pala ang ama ni Jason. At mamadali siyang pumasok sa loob ng bahay. Nakita nga namin si Mang Rodring na nakaratay sa banig. May sakit pala siya. Umiiyak noon ang aking kaibigan. Kaya hinayaan na muna namin. Biniro pa ni Mang Rodring na hindi pa daw ito patay, ay umiiyak na. Ang sabi naman ni Jason, hindi man lang daw niya nabisita ang ama noong nakaraan. Ayos lang daw iyon. Ang mahalaga ay naroon na ang kaibigan ko. Nakita kong umiyak ang magpinsan. Ipinakilala niya sina Jessica at Elena sa kanyang ama. Ipinakilala rin bilang kasintahan namin. Alam mo ba kung anong uri kami? Tanong ni Mang Rodring kay Jessica. Tumango si Jessica. Tinanong din ito kung tanggapan niya ang katauhan nila, ang lahi nila. Tumango muli si Jessica at tinignan si Jason. Ang sabi niya, mabait, maalaga at masipag si Jason. Kaya walang dahilan para hindi niya ito tanggapin. Kahit sino pa man ito ay tatanggapin ni Jessica. Naluha si Jason na natinalikan ng kasintahan sa pisngi at nagpasalamat. Sinabi ni Mang Rodring na mamayang gabi ay magkakaroon ng ritual para sa kanilang Diyos na sinasamba.
makikita ni Jessica ang pagpapalitan niyo ni Jason. Kaya dapat daw maging handa ito. Pagkatapos noon, pinagluto ako ni Jason ang pagkain namin. Dahil tiyak na hindi magugustuhan ng dalawa ang luto nila. Ngunit mariin na itinanggi ni Jessica na handa niyang kainin ang lutong aswang. Hindi na ako nagulat na. Alam kong darating ang pagkakataon na ito. Sigurado ka ba? Paniniyak ni Jason. Ngumiti ang dalaga at tumango. Niyakap siya ni Jason at sobrang nagpasalamat. Matapos magluto, kumain na kami. At pagkatapos noon, namasyal muna kami. Ipinakilala rin ni Jason ang magpinsan sa mga kamag-anak. Niloko pa nga siya kung kailan daw ang kasal. Na tinugon naman ng aking kaibigan na malapit na. Ipinaliwanag naman sa amin ni Jason ang gagawin nila mamayang gabi. Ginagawa iyon sa unang linggo ng buwan. Ang gagawin nila, magkakatay sila ng kambing at iaalay iyon sa kanilang sinasamba. Para magkaroon sila ng magandang ani sa bukirin at walang magkakasakit sa kanila. At kung may sakit man, dadasalan nila ito. Pinayuhan si Jessica na maging handa sa kung anuman ang makikita niya mamayang gabi. Kinagabihan noon, matapos maghapunan, naganda na ang kanina Jason sa gagawin na seremonya. Nagubad na ng pangitaas na damit ang mga kalalakihan at naglagay ng langis sa kani-kanilang katawan. Ang naglagay niyon sa mga kalalakihan ay ang kapatid ni Mang Rodring. Ang mga kababaihan naman ay nagsiga na ng kahoy sa likurang bahagi ng bahay. Sa maluwang na espasyo roon na sa likod niyon ay bukirin na. May alaga silang kambing. Iyon ang kakatay nila. Maganda at malusog ang kambing. Walang kahit na anong diferensya. Nang matapos na malagyan ng langis ang katawan ng mga lalaki, nagpunta na sila sa likuran at pinalibutan ang baga. Ako, si Elena at si Jessica ay nakaupo sa isang mahabang upuan. Di kalayuan. Para matunghayan namin ang gagawin nilang seremonya. Nakakapit ng mahigpit sa akin si Elena dahil bigla daw siyang natakot. Si Jessica naman ay seryosong nanunood lamang. Nasa loob kasi si Jason at inasikaso ang kanyang ama. Pinatay ang kambing at inilagay sa isang pitsil ang dugo niyon. Tinanong ni Elena kung ano ang gagawin sa dugo. Ang sabi ko, iinumin nila iyon. Nanlaki ang mga mata ang napatingin siya sa akin noon. Lumabas na si Mang Rodring habang nakaalalay sina Jason at Gino. Ngumiti sa amin ang aking kaibigan at tinitigan ang kasintahan. Kitang-kita ko ang pagmamahal sa kanilang mga mata. Pagmamahal na mahirap pantayan. Inihiga nila si Mang Rodring sa isang papag na may mga dahon. Ibiniti nila ang kambing sa dalawang kahoy na magkadugtong. Una, nagdasal ang kapatid ni Mang Rodring. Dasal na hindi ko maintindihan. Iyak na sila lang ang nakakaintindi. Pagkatapos ng dasal na iyon, kanya-kanyang kuha na ng baso. Ibinuwas ang dugo ng kambing ni Gino sa kanilang baso. Nagdasal si Gino bago nila iyon ininom. Napapikit si Elena at isinandal ang ulo sa aking balikat. Nandidiri ako ng mga panahon na iyon pero tiniis ko para makita ko kung ano ang ginagawa nila. Pagkatapos nilang inumin iyon, iniluto nila sa baga ang kambing. Katunayan iyon na tinanggap na nila ang biyaya ng kanilang sinasamba. Habang naluluto sa baga ang kambing, lumingon sa amin si Jason. Tinignan si Jessica.
Tumango lamang si Jessica at ang sumunod na nangyari, nagbago ang anyo nila bilang aswang. Ang mga lalaking aswang lamang ang nagbago ang anyo. Nakapayakap sa akin si Elena, samantalang si Jessica ay nakatingin lamang. Pinalibutan nila ang papag na kinahihigaan ni mga Rodring at naglakad sila palibot roon habang may kinaganda. Iyon daw ang paraan para sa pagpapagaling ng kanilang pinuno. Nang matapos iyon, pinayuhan ko sila Elena at Jessica na pumigil. Dahil tiyak na magiging hubad sila kapag bumalik sila sa pagiging tao. Nang makapagpalit na sila, nagdilat na ng mga mata ang dalawa. Nakapagbihis na sila. Ibinalik nila sa bahay si Mang Rodring. Ang nalutong kambing naman ay kakainin nila mamayang alas 12 ng hating gabi. Lumapit si Jason kay Jessica at tinanong kung kumusta ba ito. Ngumiti lamang ang babae at sinabing ayos lang. Ngayon, nakita mo na ang lahat-lahat sa amin. Tanggap mo pa ba ako? Nag-aalangan na tanong niya. Natatakot sa magiging reaksyon ng kasintahan. Huminga ng malalim si Jessica at hinawakan ang kamay ni Jason. Sinabi niya na matagal na niyang pinag-isipan iyon. Noong pagkaramdam niya na may lahing aswang si Jason, inisip niyang mabuti kung tama pa ba na makipaglapit siya sa aking kaibigan. Ngunit nakita niya kung gaano kabait si Jason. Napatunayan niya na mabuti itong aswang. Kaya bago sinagot ni Jessica si Jason, sinigurado niyang tanggap niya ito. Katunayan lang ang pagsama niya rito patungo sa kanilang angkan. Nananatili pa kami roon ng isang linggo hanggang sa napagpasya namin na umuwi na. Ngunit habang naghahanda kami sa pag-alis, pumasok si Jason sa salas kasama si Jessica. Bale, galing sila sa labas. Masayang masaya sila at magkahawak kamay. Ibinalita sa amin na pumayag si Jessica na pakasalan si Jason. Masayang masaya naman kami na. Sa wakas, nahanap na ni Jason ang babaeng makakasama niya sa pagtanda. Papunta si Jessica sa kanyang magulang para ipaalam ang desisyon nilang iyon. Ngunit mananatiling lihim pa rin ang lahi ng kanilang aswang. Hindi daw pwedeng sabihin ni Jessica dahil baka hindi siya tanggapin. Hindi pa man nila alam ang mangyayari, mas mainam nang maging maingat. Kesa sa pagsisisihan ang lahat, ang sasabihin lang nila ay ang balak nilang magpakasal. Nang makarating kami sa bahay ni na Jessica, agad na sinabi ng aking kaibigan ang balak nilang magkasintahan. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Jessica dahil gusto nila si Jason para rito. Inihatid ko muna sa Elena sa kanila bago ako bumalik sa bahay. Bukas, uuwi kami ng bahay para mabisita si nanay at tatay. Si Jason naman ay kukunin na ang lola dahil isasama na niya sa kanila. Babalik na kami sa komunidad ng aking kaibigan para isagawa ang kasal. Hindi ko pala na ipakwento sa inyo, Sir Casper. Nakapagbakasyon noong nag-aaral kami ay umuwi kami ni Jason sa amin para bisitahin ko ang aking mga magulang at bisitahin naman niya ang kanyang lola. Kinabukasan, umuwi na nga kami. Ipinakilala ko sa aking mga magulang si Elena bilang kasintahan. Masaya naman ang aking mga magulang dahil nahanap ko na daw ang babaeng makakasama ko sa pagtanda. Nananatili kami roon ng ilang araw hanggang sa napagpasya namin na pumunta na sa komunidad ni na Jason kasama na ang kanyang lola. Pagdating namin doon, mag-iliw kaming sinalubong ng mga taga roon. Pinagmerienda na rin kami. Bale, naikwento na rin ni Jason sa lola niya
na alam na nang magpinsan ang sekreto nila. Masaya naman ang matanda noon. Kinabukasan, naganda ng bawat isa para sa gaganapin na kasal sa linggong ring iyon. Kinakausap ko si Jessica kung talaga bang buo na ang pasyan niya. Dahil kapag buo na ang pasyan niya, kailangan niyang maging aswang. Seryoso siya noon at handa siyang maging aswang. Wala siyang pagsisisihan dahil mabubuti sila. Simpleng salo-salo lamang iyon. May tatayong ninong at ninang rin nila na tita at tito ni Jason. Nagtatay sila ng kambing at baboy. Nag-ani din sila ng mga prutas at gulay. Dahil hindi kami aswang na Elena, kinabihan kami ng karne at gulay para ako ang magluluto niyon. Araw ng Biyernes, bisperas ng kasal. Hindi kasi pwede ng Linggo dahil sa tradisyon ng kanilang angkan niyon ay pagpapahinga sa isang linggo na trabaho. Sinagawa ng seremonya para maging yanggaw si Jessica. Pero makaraan lang ng 3 buwan, tuluyan na siyang magiging aswang kapag lumaki na ang sisiw na ipapasa sa kanya ni Jason. Umiiyak noon si Elena dahil magkakahiwalay na sila ng pinsan niya. Nangako naman ako na dadalawin namin sila. Una, nilagyan si Jason ng langis sa kanyang katawan. Si Jessica ay nakasuot ng bestidang iti. Nasa gitna sila ng umuusok na uling. Pagkatapos malagyan ng langis si Jason, sumunod naman niyang nilagyan ng langis si Jessica. Sa paa at sa parteng hindi natatakpan ng dami. Pagkatapos niyon, nagpalit na ng anyo ang mga kalalakihan bilang aswang at nag-usal ng orasyon habang naglalakad-lakad, di kalayuan sa ulingan. Kasunod niyon ay ang kinuha ni Jason ang kutsilyo sa gilid at pinaupo si Jessica sa isang upuan. Iniwan ng aking kaibigan ang braso. Dumaloy ang dugo roon. Ipinatak iyon sa bunganga ng kasintahan para mainom ang dugo. Napahiyaw si Elena at napakapit sa akin. Sinabihan ko siyang huwag nang tignan kung hindi kaya. Kaagad naman na pinainom si Jessica ng juice na may maliit na itlog. Ang itlog na iyon ay mapipisa sa loob ng tiyan niya at magiging sisig. May ilalabas naman ni Jessica ang shell na iyon. Matapos ang seremonya, nahimatay si Jessica. Agad na sinalaw siya ni Jason at pinarga. Mahihimatay talaga si Jessica dahil may pampatulog na may kasamang pampamanhid ang nainom niya. Sinadya talaga iyon ni Jason dahil hindi nito kayang makitang nasasaktan ang magiging asawa. Dahil may epekto sa katawan nito ang nakain at nainom. Sapat na naipasan niya sa kasintahan ng pagiging yanggaw nito. Agad na dinala ni Jason si Jessica sa silid. Sumunod kami ni Elena. Nadat na namin na hinahaplos ng aking kaibigan ang pisngi ng kanyang magiging asawa. Ang sabi niya, napakaswerte niya daw kay Jessica. Kaya gagawin niya ang lahat para maipagtanggol ito. Maibigay ang pangangailangan, maging mabuting asawa, at mamahalin ang higit pa sa sarili. Masaya ako dahil nahanap mo na ang babaeng tanggap ka kung sino ka. Hindi ko makakalimutan na nagkagusto tayo sa iisang babae, pero hindi rin tayo tanggap. Pabirong sabi ko. Kinurot naman ako ni Elena dahil nagsiselo siya. Naging maayos at payapa ang kasal. Naging emosyonal kaming nagpaalam sa mag-asawa at nangako noon na papasyal kapag may time. Pagkatapos ng kasal, umuwi na kami ni Elena. Makaraan lamang ang 1 buwan noon,
niyaya ko na si Elena din na magpakasal na kami. Sa ngayon, may tatlo na kaming anak at may mga apo na rin na maliliit at malilipat. Masaya na kaming namumuhay sa probinsya ng aking asawa. Isa pa lang ang anak namin noon na pasyalan namin sila. Nagpaalam na aalis na ng bukid na. Gusto nilang magpunta sa lugar na ligtas pero parte pa rin ng Mindanao. Dahil may mga tao nang nagpunta noon sa kanila at baka isumbong sila. Masakit man para sa amin na hindi na makita ang aming mga kaibigan. Pero ganoon talaga. Nag-iiba ang buhay at kapalaran. Lalo na at pinuno na noon si Jason. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito, Sir Gaspar. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at tumapo sa videong ito. At marami ding salamat, Sir Gaspar, sa pagbahagi ng aking kwento. Muli po, ako po si Rolando ng Bukidnon.